Stir fry noodle with ground beef and oyster sauce. Okay, first time kong magluto and nakikita niyo naman sa picture kung ano yung mga sangkap, ano? Kayo nang bahala. Ang alam ko lang kasi lutuin ay prito. And this is my very first time na I go out of my comfort zone. Wow! Okay. So, wag na wag niyong kalimutan na lagyan ng tapang tibay ng loob pag magluluto kayo. Lalong-lalo na, syempre. Kapag nandun na tayo sa paggigisa part. So, for now, ito, ibababad muna natin. Pakukuluan muna natin. Not really pakukuluan, pero blanch. Yung ating egg noodle. Yan, ganyan. Bilis-bilisan lang. Kasi madaling maluto yan. And then, pagtapos na, salain mo lang yan. Then, susunod mo naman ngayon na iba-blanch is yung ihahalo mo na vegetable. And yan ay, ano ba yan? Bagyu beans. Okay. Don't get me wrong. Ako po yung nagluluto. Okay? Hindi ko lang alam kung anong tawag sa mga sangkap na yan. Bagyu beans. And then, my favorite, which is toge, na ayoko na nalalata. Gusto ko medyo crunchy pa yan kapag nilalagay ko sa pagkain. Okay, ba-blanch mo lang yan siguro mga a minute or two. Okay, a minute or two. And then, sarahan mo lang. Siyempre, gagaya nga na nakalagay doon once it's done. Then, sasalain mo na. So, yung pagsala, ano, mabilis yun. Kasi, actually, natapunan ako ng mga yun eh. Okay, here's the part na. So, dyan na yung ilalabas mo na yung tibay ng loob mo. Dahil, again, marami yung mantika. Pag natalsigang ka nyan, masasaktan ka. Ayoko naman masasaktan ka. Okay? So, pag konting brown, then, ilagay mo na yung kamatis. Pagkatapos, halo-halo-halo mo lang. Sa kamatis, ayoko nang malata. So, kailangan medyo matigas pa siya. Pag ihalo mo na yung ground meat natin. Ayan. Sa ground meat naman, same thing din. Pagka nagka-brown na, a little brownish. Tama ba yung sinasabi ko? Okay, brownish. Then, that's the time na I can say na luto na. Ginagamit ko lang yung logic ko, okay? Pero don't get me wrong. You can leave your feedback pag may mali sa steps ko. Okay, so yan. I like to put bell pepper dun sa pancit. It gives you flavor. Oh, taray! This is flavor and of course the oyster sauce. The love oyster sauce. There you go. Hintayin mo lang din yan. Ihalo mo, make sure, syempre, na yung ground meat is malagyan ng oyster sauce. Halo, like that. Okay, and then ihalo mo na yung binlunch mo na vegetables. And then, haluin mo ulit dun sa ground beef para makuha ng vegetables yung lasa or ma-absorb yung lasa. And finally, that's it. Tingnan mo, muntik pang mabuhos ang egg noodle. Ang galing, di ba? Okay, then halu-haluin mo din. Make sure na even and magkalasa din yung ating egg noodle. Tapos, madaling maluto actually itong egg noodle na to. And you don't wanna end up malambot ang noodles mo. So, make sure lang na huwag kang tamad, halu-haluin mo kasi pag nagluto ka sa induction cooker, ang bilis masunog nung ilalim. Hindi siya proportion. Yung pinakagitna, yung madaling masunog. Okay, so yan na. Tapos na. Pag ganyan, tapos na yan. Pwede na yan. Ay, hindi ko pala. Lagyan mo na ang, what is that? Onion leaf? That's tanglad. I guess that's tanglad. Okay. But whatever it is, it tastes good. Yun naman ang importante, di ba? Yung masarap, ang lasa. Okay, halo-haloin mo ulit. Siguro, just make sure lang na yung lasa ay mahalo na doon. So, there you go. Tapos na.